mahirap ang mag-isa. Paano nga ba ang mabuhay na wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo? Kanino ka kukuha ng pagmamahal at pag-aaruga na kailangan mo upang mabuhay? Nakita po akong aso. May mukhang may sakit siya. Tsaka sobrang payat niya. Gusto ko nga sana siyang iuwi. Kaso, sa dami ng mga aso na na-encounter ko, siya lang po yung ang hirap paamuhin at saka mukhang matapang. Siguro dumanas siya ng pananakit. Kaya ganun siya kailap. Pero pag binibigyan ko naman siya ng pagkain, kinakain niya. Usaantayin ko na lang kung kailan siya aamo sa akin. Paamuhin ko muna siya ng ano talaga para hindi na siya tatakbo pagka hawakan ko siya o mananagat. Gano'ng katagal mo na ba ginagawa yan? Nilubutan siya? Dalawang linggo na, oh. Okay, may gano'n. Chuchu! Gara! Chuchu! Babalik-balikan ko na lang, oh. Tapos, ganyan lang ang ginagawa ko sa kanya eh. Pagka pumupunta po ako rito, inaabot ko lang yung pagkain. Tapos, yun na. Kaya ako lang umalis. Ay, nunti-unti mo talaga. Matapang. Pagka ambahan mo siyang hawakan, hindi pong sasakmal siya. Kaya nag-aalangan din ako. Ano pong ulam nyo? Pabili po akong ulam. Ayan, bato-bato. Ito yung bato-bato. Ayan. Tatlo. Magkano lang isang ulam, ate? 10 piso per balot po. Mas nakakamura po ako dito eh. Pagka dito ako bumili. So pagkakasahin mo na yun sa inyo? Oo, mali. Ila kayo kakain yan? Ikaw? Oh, tsaka yung siyam kong alaga at tsaka yung mga pusa. Siyam po yung aso, tapos yung pusa, labinisa. Pusa. Ako po si Nick. Corazon Sabong po yung tunay kong pangalan. Ako po ay galing ng probinsya ng Nabal, Biliran, Leyte. Nagsapalaran ho akong maghanap ng trabaho eh. Kaso hindi pa pinalad na makakuha ng maganda-gandang ano, trabaho. 1998 po, punta po ako dito sa Maynila. Siguro po kung bibilangin yung mga naampon kong aso, kasama yung mga namatay, nasa 30 plus. Tapos yung mga pusa din, ganun din, mga 30 plus. Kachuchay, napulot ko ito nung nagwawalis po ako, sideline ako sa street sweeper. Napulot ko siya nung tutap. Punong-puno ng galis to dati. Tapos yung
Gumagal. Gumanito na siya. Gumagal na. Ito naman po si Princess. Napulot ko siya sa Greenwood. Tayat yan eh. Ngayon tumaba na eh. Bigay lang po to sa akin. Si Sharpil. Pangalan? Si Sharpil daw po. Yan po ang dati niyang pangalan ng amo niya. Binigay siya sa akin kasi binawal na doon sa tinitirahan nila sa building, sa base. Okay. Eh, wala siya siguro maglagyan kasi nakatay ng iba. Dito sa akin binigay. Ito si Whitey, nung nakita ko doon sa dati kong tinitirahan, yung na-demolis doon na squatter. Ano ito eh, may malaking sugat ito. Gumaling na siya. Laka ng sugat nito eh. Wak-wak ito dati eh. Dudburan ko ng penicillin. Gumaling na. Gumaling na, kaso napakatapang, nangangagat. Ito, si Michiko. Inalbor ko doon sa magkakatay sana ng aso. Ipupulutan daw. Oh. Ano ginawa mo? Eh, pinalitan ko ng manok. Kasi may manok ako na alaga dati na yung 45 days, malaki. Sabi ko, palit tayong manok. Pumayag siya. Binigay sa akin. Ito. Si Johnny. Ito, si Bunso. Ito si Johnny. Ang tagal na nito, may 10 taon na ito. Kukunti nga lang po ngayon ang naisasayin ko sa kanila. Ang normal ko talagang sinasayin pagka may pasok ko ako sa trabaho. Ano po, 2 kilo. Ngayon, tipid-tipid muna kasi di pa ako nakakapasok dahil ayusin ko muna yung pagtitirahan ko para makakonsentrate ako ng trabaho. Minsan, pagka kapos talaga, lugaw ang ginagawa ko sa kanila. Oo, lalagyan ko ng Nuryobs para may lasa. Basta wag lang lumipas ang isang araw na walang laman ang tiyan nila. Tapos ka na kumain. Mamigay ka sa kanila. Uy! Paano yan? Hindi mo napakain yun. Lalagyan ko lang ho sila dito ng pagkain. Oh, saan ka kukuha nga? Wala nang pagkain. Yung... Babawasan ko na naman ng konti yung ano ho. Yung pagkain ko. Ito, may konti pa naman ho. Tsaka di naman ako ganong malakas kumain. Basta mahalaga, mayroon silang makain doon pagka bumaba sila. Noong panahon na ako'y nawawala na ng pag-asa, eh, pag nakita ako ng ano, kusa, yun na lang pong, doon na lang po na binaling ko yung ano ko, isip ko, imbis na isipin kong kung ano-anong bagay. May pusa po akong napulot noon sa may terminal. Kasi iniisip ko sana noon, uuwi na lang ako ng probinsya. Nung nakita ko po yung kuting na yun, naawa po ako. Para nakikita ko sa kanya yung sarili ko. Na parang gano'n na kung saan-saan na lang. Kaya ang ginawa ko, dinampot ko. At saka hindi na rin po ako tumuloy na bumili ng ticket. Kasi kinulang po yung pera ko, kulang yung pambili ko ng ticket. Pag nakikita ko po yung mga pusang pag-alagala, parang nakikita ko po yung sarili ko dyan sa kanila. Parang pag nahiwalay sa pamilya, parang ganun na. Malayo na sa kanila. Kaya pag nakita kong pusa, yun, inaalagaan ko. Si Lati Sheila, naging amo ko po ito. 2 taon ako nilang naging kasambahay noon. Tapos nilipat nila ako doon sa lulo niya kasi nangailangan ng kasama. Kaso umalis po ako doon dahil ayaw ni lolo ng... Yun na nga, may mga alaga ako kasing kasakasama eh.
bumalik ako rito kay Ate Sheila, nakiusap ako na baka pwedeng bumalik ako rito, dadalhin ko yung mga alaga ako. Pumayag naman siya. May board meet po kasi ako doon na ayaw niya ng aso at pusa. Matagal na siyang may inaano na galit sa akin dahil sa pagdadala ko ng mga aso at pusa kasi mabaho daw yung dumi. Yung mga alaga ko po, nagtataka po ako doon. Namamatay sila, namamatay na namamatay. Kahit anong gawin kong pag-aalaga sa kanila, mataba na, maayos na. Kaso, namamatay. May time pa nga noon na halos sabay-sabay na matay. Minsan umuwi po ako. Pagdating ko sa bahay, nakita ko nalang mga aso ko. Patay na, nakabula na yung bibig. Mahirap po kasing magbintang. Pag hindi mo naman mapatunayan, parang masama yun. Kaya hindi ako nagbibintang. Pero yung pinagbabasihan ko lang yung pag nagiinuman sila, pinaparinig niya na talagang galit siya sa mga aso. Hindi naman ako nagkaroon ng hesitations kasi nakakatuwa yung mga alaga niya. Napaka mga mababait, hindi ma... Ano sila, tsaka protective sila sa bahay. Kung may mga ibang tao, nagkakaroon kami, tumatahol sila. Kasi ako mula na nagkaroon din ako ng aso. Medyo naging malapit din ako sa aso. Kahit sa labas, yun, naawa din ako sa pag may nakikita akong musmusing aso. So, mas maganda na rin yung naaalagaan. Kung mag-uwi man siya, mas maganda na dito kasi naaalagaan. Pagka alas 12, o alauna, pupunta na ako kasi. Kukuha na naman ako ng pagkain doon. Kakain na naman sila ulit mamaya. Yung kinukuha niya, yung mga tira-tirang pagkain ng bata na hindi na naubos, doon na napupunta yun doon. O, meron kami nakareding lagayan ng pagkain, dadalhin niya yun, tapos papalitan niya ng bagong lalagyan. Para kinabukasan, kukuhanin ulit niya yun. Araw-araw ho yun. Noong magsimula kami mag-feeding, kumukuha na rin siya. Kukunti po ngayon. Ba't dati ba? Marami ho dati. Mga gano'ng karami? Puno ho dati. Saan pupunta dito si Nick, humihingi ng pagkain ng aso. Kasi wala siyang, kung minsan wala siyang maibibili ng pagkain ng aso. So ano binibigay mo sa kanya? Kung minsan yung mga ulam na hindi namin nauubos, yun, binibigay namin sa kanya, sir. Bilib po ako sa kanya kasi nga, kahit ganun nagalis, hindi siya nandidiri. Diba? Anong kinukuha niya, inalagaan. Kahit po kumbaga, sabihin, hirap din siya. Hirap din kumbaga, sa pambili ng pagkain ng aso niya. Kaya po nagtsatsaga na lang siyang nangihingi kasi ano lang din po yung trabaho niya. Kuminsan mayroon, kuminsan wala. Thank you.
gusto ko po sanang iligtas. Parang nahulog ko dyan, napabayaan. Ngayon ko lang po nakita. Gusto ko po sanang kunin. Kukunin ko po. Pinagtanong muna ba nyo na kung may ari? Wala daw po. Chuchu! Hahagisan ko na lang po muna siya ng pagkain dyan. Para may makain naman siya, may laman yung dyan niya. Kasi mukhang walang nakakain dyan. Sa ngayon, pinakain ko muna siya. At pinag-iisipan ko kung paano ko siya makukuha dyan. Kasi mukhang mahirap bumaba eh. Pero babalik-balikan ko siya hanggang sa makuha ko siya. Biggest baby Max is almost 7, too. 6.5. This is Cody. Now Cody is 11.5. He's our senior dog. Cody, 11.5. Cody migrated, was born in Australia, lived most of his life in New Zealand before migrating here. This is Riza. They think she's between 1 and 2. We're not sure exactly. When we went to Cara to make donation with my youngest daughter for her bake sale money, we went and just visited the dogs, and we spent most time with the cats. But when we visited the dog area, we were playing with them all in the cages. And Riza and the one next to her actually really stood out. They were really friendly. And her mannerism also reminded us a bit of our dog that there she was barking, our dog that died last year. And so then we saw her photo and her history. And so when we came up that day, we felt really bad. And we feel that, we have plenty of space, we love animals. We have the medical history and we have the photo, but my understanding is she was found in May last year, so almost a year ago, right outside Cara office. She had no hair. She had a tick disease and really malnourished, like skin and bones. So we just felt really, they all have such sad stories in that place, but because she looked so sad in the photo and she was so sweet when we met her. She has an injection every 2 weeks, so we have to take her to the vet, and that's for her general immunity and also her skin condition, because she had very bad mange. And she's on a daily vitamin. And because of her history, she has sensitive skin, so we just have to be careful that whatever we feed her is good for her skin. You can see she looks really happy. I mean, it's hard to imagine that a dog like that was what she was before. I guess she's lucky. There are a lot of animals out there like that, but she's a lucky one. She got saved by Cara, and now she's got a great home. And, they just need love, really. That's all they really need, and love and basics, food, water, shelter. There are lots of animal lovers in the Philippines. You see pets everywhere. Yeah. I would just encourage people to adopt. There's so many animals that need a good home rather than going and paying a lot for a pedigree when you can get just a sweeter dog from a shelter. Going back in the past, ano tayo, parang agricultural land tayo. So exposed tayo sa iba't ibang klase ng mga hayop, may mga baka, may mga kalabaw, may mga kambing. And dyan na rin talaga yung mga aso at pusa. Talagang mahilig lang talaga tayo sa mga hayop. Ngayon, itong mga aso at pusa, sila yung mga alaga nating hayop na pwede nating
pumapasok sa loob ng bahay, katabi sa pagtulog. Sila rin yung very affectionate. Kaya tayo rin merong mga stray dogs and stray cats kasi meron tayo mga pet shops. Yung mga pet shops, yun yung mga nagtitinda sila ng mga aso, pusa na may lahi. Tapos may mga tao naman na parang mas gugustuhin pa nilang bumili ng mga alagang aso at pusa kesa mag-adopt. That's why yung mga pounds talagang they have to resolve into euthanizing them. Talagang kailangan silang patulugin kasi hindi naman sila pwedeng nandun lang sa pound habang abutan sila ng natural cause ng death nila dahil mahaba pa yon. Hindi rin nauubos yung mga aso at pusa sakali na kailangan nilang kunin dahil syempre liable din sila sa batas, yung Anti-Rabies Act, na kailangan talaga kukunin yung mga aso at pusang gala, lalo na yung mga aso. Aside from that, yung pagkapon din, yung pag-ligate, pag-castrate ng mga aso at pusa, hindi pa siya talaga ganun kauso, kumbaga, dito sa atin. Kasi meron pa rin cost. Meron pa rin kailangan bayaran para dito. Pero hindi kasi natin na-realize na yun yung tamang gawin para sa mga alaga natin. Yun yung tamang ginagawa ng isang responsableng tagapag-alaga ng mga aso at pusa. Kailangan silang ipakapon. Ako si Jing Perez, 41 years old, taga Smoky Mountain. Ngayon, aso ko lahat, bale, 17 na lang. Pero kung tutuusin, sobrang dami pa yun. Madalas kasi gumagawa ko ng paraan para kahit papaano makakain kami, makakain din sila. Lakad ako ng lakad, siguro na ano sila, parang sa sobrang init ganito, nagkakaroon yata ng parang heat stroke. Pero hindi ko naman sila napababayaan sa pagkain. Talagang gumagawa ko ng paraan para makakain sila. So, kasi wala na sila, naubos na. May mata pa. Pwede pa rin iulam. Iulam ko yan. Tapos minsan may mga kaibigan ako doon. Jing, malinis yata yan. Pwede ba pag ano kami, pagbilan mo kami, kahit 20 pesos. Bibigyan ko naman. Kasi malinis siya. Pera na lang yung sa basura nang galing. Sa aso na lang talaga yon. Pero kahit sa aso, nililinis ko pa rin. Alam mo ba, minsan ang ginagawa kong pandesal, yung isang pandesal, hati-hatiin ko, papakain ko lang sila, ilalagay ko sa palad ko para hati-hati sila. Pag kulang kami sa bigas, ang ginagawa ko, nalagyan ko ng, yung pinagpakuluan ko sa ulam nila, nalagyan ko ng bigas, parang lugaw na rin. Ayun, doon sila. Wala ka ba dyan na maitinda? Mga tira-tira? Tira-tira? Oo. Titinda ko. Oo. Saan? Andun. Saan? Ito? Oo. Sige. Kamina to, G. Sure ka? Yes, sure. Sigurado ka. Bait kasi yan eh. Sigurado ka, be? Sigurado ka? Kaya ang bigay lang sa akin. Ano, pwede pa rin to. Kung hindi iulam, pwede ko pa rin para may pambiling bigas. Pwede ko maibenta to. Alam niya na yung discard ko sa buhay. Yan. Uy, dami. Ang bait. Pwede. Pwede siyan. Pwede yan. Itinda ko. Pwede pa. Ako ang nagtitinda. Minsan may kaibigan ako nagtitinda sa Agora. Tapos yung mga tira-tira niya na hindi na naibenta, binibigay niya sa akin. Nilalako ko kahit saan para mayroon lang akong pambili ng bigas sa mga aso ko. Ang mga tinitinda ko, tahong, isda, kung ano lang maibigay sa akin. Dito ka. Ikot-ikot ako. Len! Kasi hindi ka bibili nito eh, no? May tinda ako, be. May ulam na sila. Bili ka pa. Malay mo bukas di ako makapag-ano. Suki pa naman kita. Oh, may isda.
ano to? Ikaw, yung abot kaya mo lang talaga. Magkaya. Sa isang araw, kumikita ako 100 pesos. Hindi parehas. Minsan may 60, ganyan. Hindi talaga parehas kung magkano lang talaga na ibigay sa akin yung para ibenta ko. Una-una ko naiisip sa mga aso ko. Yung 20 pesos, binibili ko sa kanilang dinuguan. Tapos, bigas yung 27, yun binibili ko. Para salo-salo kami lahat, pati mga aso ko. Pinipilit ko siyang pinagkasya. Yung ibang pera, tinatabi ko yon para kinabukasan, mayroon naman akong magamit. Hi, kumusta kayo? Dami pagkain natin. Hala, dami. Ah, Duday, ala, mabagsak ka na, Duday. Bagsak ang dami pagkain, hilaw pa yan. Kapagkano ka na ba? 45. Kasi yung ano dito, yung benching ko dito, isusukli ko. Wala akong panukli kanina. So, mabait naman sila. Kasi dito daw muna. Mamaya ako naibigay. Tapos ito na lang yung mga natitira kong isda. Ito, pipiliin ko pa ito. Ilagay ko sa plato kasi mamaya sobrang dami naman. Kaya arrange ko muna, ilagay ko sa ano sa plato. Saka ko na ilalako. Oh, kain kayo lahat. Ano ka, Aiger? Ito si Duday. Ito si Aiger. Ito si Ganda. Si Galis. Tapos ito si Brown. Ito naman si Taba. Tapos ito si Tainga. Si Titim. Ang dami nila. Misan ito yung Bibi Galis. Marami pa eh. Lumabas sila. Hindi ko na alam na saan na nagpunta. Lumusot. Sinagugutom sila eh. Ito. Una kong aso, si Duday, binigay sa akin kyuhin ng ano sa nabotas. Ngayon ang nabotas. Ayun, sabi niya, alagaan mo, padamihin mo. Hanggang dumami sila ng dumami. Tapos parang, ang gaan sa buhay, yung kasama ko sila. Hindi ako ganong, kahit anong hirap. Pero nakakaano pa rin ako, nakaka-survive ako. Una si Duday lang aso ko, tapos niligawan siya ng mga aso doon sa tulay, doon tulay ng nabotas. Okay naman ako kasi gwapo yung nakapanligaw sa kanya. Tapos nakita ko, ayun, buntis na siya hanggang dumami ng dumami sila. Meron akong dalawang anak, kaso lang parang hindi nila... Parang hindi nila na ano, mama nila na naghihirap, pero hindi ko pinapahalata sa kanila. Papa nila kasi, babaero. Nagulat ako, pumunta sa amin, nakabuntis na ng babae. Doon na nag-umpisa, bata pa ako noon. Doon na kami nag-umpisa na nagkahiwalay. Tapos yung dalawa kong anak, tinakas ng papa nila. Hindi na pinakita sa akin. Maliit pa sila. Yung bunso ko na sa Qatar. Tapos yung isa ko may pamilya na nandyan sa Malabon. Minsan nakikita ko sila pero wala, pagpunta ko sa kanila, wala lang. Parang mas masaya pa yung mga pera na lang yun kasi mga aso. Parang mas masaya pa sila pag nakita ko talagang mag-aakyatan. Pero yung mga anak ko parang ano, sabi ko bakit kaya ganito, nakakaiba tuloy. Yung mga anak ko parang lila ko naalala. Tapos yung mga aso ko mas masaya pa pag nakikita ko kaya nawawala yung problema ko. Ikaw rin, sasama-sama. Iwan na kayo doon. Weng? 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 Gusto mo bumili ng isda, Weng? Konti lang nadala ko. Nakailang ano lang ako. Dumating ka pa lang? Bulldog, ha? Matapon to. Wala. Ay, ang kulit mo. Bulldog! Umuwi kayo, Danny Boy. Pilay ka na. Yes, may tinda ko isda. Sariwa pa, be. 20 na lang. Nabili na. Ay, meron. Bumili ako ng manok. Diliberan ako. Darating ko lang. Ay, ganun. Ikot pa ako. Day, isda, day. 20 lang. Ay, disko lang. 20 lang lang. Sariwa. O, pwede mo sabaw-sabawan. Okay, doon. Doon. Kaso ba ako ulit pero wala ka. Ito, ano, natira. Hindi naman nabibili kasi na pananghalian na sila lahat. Gagawin ko na lang dito. Idadaing ko na lang, itutuyo. Tapos nakabenta naman ako, itong 45. Bibili ko na ng kalahating kilong bigas. Ayun.
Galing ako ng ano, sa Nabotas. Nakatira ako sa gilid ng karsada, tas ano, sa gilid na ng karsada, tas ano, may tumulong sa akin. Sabi niya sa akin, tara, sama ka sa Smoky Mountain. Sabi ko, sige, gusto ko rin na ano, kasi kasama ko yung mga aso ko, ayoko sila mahiwalay. Di bali, wala akong, ano, wala akong bahay, basta sila kasama ko. Yung tinitirahan ko dito, bale, pinsan ko, nakiusap ako sa kanya na, tang, dito na lang ako tumira sa likuran mo. Pinayagan naman ako. Naawa siya sa akin sa sitwasyon ko, sa karsada ako nakatira. Pagbilan, may bigas kayo? Meron, isang kilo. Magkano yung isang kilo, be? 40. 40? Ano? 40. Nete. Bigas, bibili ako ng bigas, wala nang kalahati. Isang kilo, 45 yung kinita ko. Sa kinita ko, sa 45. Bigas talaga, bibili akong bigas. Tapos, pag kumain ng tinapay, wala naman pang bilhin na. Kasi bibili ko na lang tubig. Eh, 5 piso na lang kasi natira. Okay na rin yan. Ito, uwi na ako. Bili nga ako, Ben, kahit dalawa lang galon-galon na tubig, Len. Pero malinis naman. Ang pangarap ko lang talaga sa kanila, gusto ko makakain sila ng dog food. hindi ko naman kayo bilihin, mahal eh. Tapos pagpupunta nga ako sa SM, may nakikita ko ng dog food. Madalas ko tinitingnan, sabi ko sana ito mabili ko. Hindi ko naman kaya. Tapos pangarap ko pa sa kanila na dumami ng dumami. Tapos sama-sama kami, sabi ko nga sana makabili ako ng malaking bahay. Tapos sama-sama ko sila. Parang ayaw ko talaga sila mahiwalay sa akin. Hati-hati tayo. Maya na dahil, kakain din tayo. Yan ka lang, bantay ka lang dyan. Ah. Inga! Sa akin, yung tutong. Sa inyo yung ano. Hati na lang tayo. Yeah, mabait kayo dapat. Dahil, bantayan mo to dahil. Himayin mo pa yan, himayin. Hindi na ga. Buwala. Sa na mag-himay. Mainit to, hindi kaya. Oh, dali, mga maliliit mo na ha. Ready ka do sa mga responsibilidad na kasabay ng pag-ampun mo ng aso at pusa. So, kung sa tingin naman natin, ready tayo, walang magiging problema doon. Ang pinaka-basic lang naman dyan is, mapapakain mo ba at least 2 beses sa isang araw, malalagyan mo ng inuming, malinis na inuming tubig, at isa pa, kailangan sa loob lang ng bahay, hindi mo pwedeng pagalain ng pagalain yung mga alaga mo. Kasi nga, baka mahuli naman sila ng pounding, di ba? O kaya naman, ang daming mga, ano rin, dami rin mga dangers sa labas. Pwedeng makasalubong sila ng isang tao na hindi mahilig sa hayop, bigla silang saktan. O kaya naman, nasagasaan, makakain ng lason, makipag-away sa ibang hayop. O kaya naman, mahawa sa sakit ng ibang hayop. Yun yung mga dangers kung bakit dapat talaga nasa loob lang ng bahay yung mga aso at pusa. Kapag ka naman kapon na yung mga aso at pusa, hindi na sila talaga gumagala eh. Nasa loob lang talaga sila ng bahay. Tsaka syempre, kailangan, kaya din natin silang dalhin sa veterinaryo kung kinakailangan. Taon-taon, kailangan i-update yung mga bakuna nila. Yung anti-rabies naman, ano rin yan,
required din yan ng batas. Pero libre naman na makukuha yan sa mga barangay, sa mga city veterinarian's office. Ando naman yun, libre naman yun. Abebe na, adoday ko, adoday. Abebe na, adoday. Ah, kikin. Ay, ano na yan? Bait ko ha, bait. Bait. Idoday namin ma, bait. Mabait ka daluday. Mabait. Yun yung problema kasi hindi talaga natin mapipigilan yung pagbubuntis o yung pagpaparami ng mga alaga nating aso at pusa hanggat hindi sila ligated or castrated. Mahirap na problema yan kapag ka dumami na talaga yung mga alaga mo, more than your means, more than your capability. Siyempre, gagastos ka dyan. Hindi mura ang magpakain ng mga aso at pusa. Sa kaso ni ate, kumbaga parang damage control na lang tayo dito eh. Kailangan kapunin yung mga aso niya, for sure. Kapag hindi natin sila kinapon, baka sa isang taon pag binisita natin sila ulit, eh mahigit 50 na yung alaga niya. Yun lang yung dapat niyang maintindihan. Kailangan mapapabakunahan mo sila para na rin sa safety mo. Binang tao kasi ang rabies, sakit yan, virus yan na galing sa aso o pusa na pwedeng mahawa sa tao. May time na ano, buhay sila sabay-sabay, 42. Sabay-sabay sila kasi sabay-sabay ng anak, pangtuwa nga ako. Tapos yun, parang sa sobrang init dito, sa hirap din ng makuha ko ng pagkain ng layo, siguro na ano din sila. Yun. Pinakaburito ko, si Duday ko, yung una-una kong aso. Kasi siya parang yung magaan sa buhay ko. Sila parang yung nagdala ng swerte. Siya yung tumutulong. Kaya si Duday, sobrang lambing. Tapos makikita niya ako, parating pa lang ako. Sumasalubong na, talagang akyat-akyatin ako. Tapos sa tulugan, katabi ko rin. Minsan yung kumot, agaw-agaw siya sa mga kumot ko. Tabi kami, kasi hindi naman siyang, wala siyang amoy. Malilinis sila. Si Duday ko, kabisado ko. Si Duday, birthday niya, February 14, 2009. Tapos, si Ganda naman, February 27. Dati kasi kabisado ko talaga, na-busy ako sa, ano, yung pinakamahirap, alam mo, sa totoo lang. Yung bang natatakot din ako na makakagat sila, yun ang pinakamahirap sa akin. Napaturukan ko si Duday ko sa nabotas. Pero yung iba, hindi na. Tsaka hindi ko na rin sila kayang anuin, dadalhin. Ang dami-dami nila. Pag dinala ko, lahat maghahabulan. Dito siksikan kami dito. Si Duday dito, takang pwesto niya. Si Landi, si Boldog. Tapos, si Ganda dito madalas. Tapos, si Danny Boy. Ngayon, nasa doon, sa lakaran sila. O, si Balbon, nasa labas na kami nakabantay. Yung isa kong tuta namatay, ito lang linggo na to. Ano, naawa nga ako sa kanya eh. Lumaki yung tiyan niya. Tapos, may isa pa dyan na yung si Galis kong liit. Yun lang naawa ko. Bigla lang siyang payat na payat. Naku, Diyos ko. Ayaw ko sila makita. Umiiyak ako niyan. Oo. Umiiyak ako. Tapos hilibing ko sa dyan lang sa tabi ko. Saglit mo lang inubos.
Kaya mula nun, pag nakikita akong aso, bukod sa may damdamin ako sa kanila dahil nakikita ko yung sarili ko na parang sa kanila na palaboy-laboy kung saan-saan na lang upunta. Inisip ko rin na marami talaga ang pakinabang ng aso, kaya kinukupok ko pag nakikita ko ng aso, pag napapaamo ko, inuwi ko. Ang trabaho ko po ngayon, furniture, nagbabarnis din po, nagliliha, barnis, pintura. Kaso mag-isang buwan na po na hindi ako nakakapasok. Dahil nagka-problema ako, una kong problema, yung sa tirahan, nagmamadali akong umalis na doon, naghakot po ako dito. Tapos, yung paghakot-hakot ko, doon ako nagkasakit. Parang nanaramdaman ako masakit dito sa likod ko. Kaya na hindi ko ako nakakapasok. Pero open naman po sila sa akin yung boss ko sa furniture na bumalik pa ako, pumasok pa ako. Kaso hindi pa ako nakakapasok. Na nagpapahinga po ako. Okay, salamat na lang. Siya ka na. Salamat din to, kuya. Gusto ko lang po siyang iuwi kasi naaawa po ako. Siyempre baka mamaya masagasaan siya doon. May sakit na rin kasi. Para maalagaan ko dito, para makakain siya kahit papano. At para tumaba na ho at mawala yung galis niya. Minsan, mas gugustuhin ko pang gumastos ng gumastos sa pagkakapon kesa sa iuwi sila. Kasi mas nabibigyan mo ng solusyon yung problema kapag ka, nagkakapon ka. Yung pag-uwi mo ng mga hayop, may hangganan yan. Hindi mo naman pwedeng uwi lahat ng hayop na makakasalubong mo. Kumbaga, ang pinaka-importante lang talaga dito ay ma-realize ng lahat na kapon ng solusyon. Kailangan talaga silang kapunin. Ah, sila mga aso, nakakaintindi, sobra. Parang tayo rin, parang tao rin. Sa tingin ko, ano to, yung bang wala akong magulang, wala akong mga kapatid, parang yun yung pakiramdam ko. Doon ko silang binuhos. Parang yun sila na yung kasama ko sa buhay. Promise ko sa mga aso ko na hindi ko sila pagugutuman. Gagawa at gagawa ako ng paraan. Makakain sila. Hanggat nabubuhay ako, sama-sama kami. Ayaw, alam mo, yan talagang ayaw ko. Kasi nakikita ko sa iba, sinasaktan. Kaya dumami sila, kaya ayaw ko ipamigay. Tinitiis ko talaga kahit anong hirap, basta sama-sama kami. Ha 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 ha
Kung hindi mo kayang mahihiwalay ka sa kanya. Oo, naawa ko silang iwan. Pero kayanin ko siguro kung merong mag-o-offer na yung sa tingin ko, maayos ang ano nila, kalagayan nila. So, ibig sabihin, okay lang sa'yo mahawalay sa kanila, basta alam mong may mag-aalaga sa kanila. Ba, may hihingi? Oo, basta alam ko pong merong yung talagang maaalagaan sila ng maayos. Yung hindi naman kakatayin, hindi naman aabusuhin. Kung ititrain mo sila ng mabuti, makukuha nila yung kung ano yung nararamdaman mo eh. Pag sinasaway nyo sila, susunod sila eh. Kung matitrain silang mabuti, kung natuturuan sila na maayos, mapapasunod mo sila na maayos eh. Pero pag yung asong hindi mo ititrain ng mabuti, yung aabusuhin, mahirap pasunodin. Kaya parang may hawig din ang ano nila sa tao. Kasi yung sa tao, pag yung bata, pag dinidisiplina mo ng marahas, nagiging ano, di ba? Bantot! Papa na bantot, oh. Sana siyang uwi, kaso ano ho eh, yung mailap po talaga siya eh. Parang takot po talaga siya sa tao. Chuchay. Tingin ka doon, Chuchay. Chuchay, ito po si Ka-Chuchay. Ito, matapang. Masasabi ko po doon sa mga tao na nag-care sa mga aso, sana dumami sila. Tapos, sana magkaroon ng yung clinic na mura lang, kasi ang alam ko sa mga clinic na panghayop, napakamahal ho. Mahal pa ho sa gastos ng kung tao magkakasakit. May clinic po na libre po ang paggamot. Pero sa aso, wala pong libre ang pagkakaalam ko. Napakamahal ho magbayad sa veterinaryo. Sana magkakaroon ng ganun.